Hi everyone guys! So, kamusta? My name is Jan and welcome back dito sa aking YouTube channel. And by the way guys, ito nga palang dala kong aso. So, ito guys ay si Mimi. Si Mimi ay mag 8 months na. Ayan siya guys. Anak pa siya ni Rabia at kung nakikita nyo, princess type siya. Maliit lang siya. Tapos, sobrang street ng kanyang balahibo. So, for today's video guys, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit ko na pamatay ng garapata sa mga alaga kong aso. Lalo na ngayon guys, ay mag-summer na naman. So, talamak na naman ang anihan natin ng garapata. Mag-ingat din kayo kasi kadalasan yung garapata, nasa dingding din yan sumisikit at dun nangingitlog para magparami. Once makita nyo na lang yung dingding nyo, sobrang dami ng garapata guys. Promise kasi na-experience ko na yan. At i-share ko rin sa inyo kung ano nga ba yung ginamit ko pangtanggal ng garapata sa dingding namin. As in talagang sobrang dami ng garapata na maliliit. So kung interesado ka sa video na to guys, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! So, ngayong video nga guys, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit kong pamatay ng garapata. Isang garapatang buntis, pwede siya magbigay sa bahay nyo ng libu-libong garapata na maliliit na pwedeng ipunpunuin yung dingding nyo. Na-experience ko na yan guys, especially sa mga aso natin, kahit yung mga itlog-itlog, sobrang bilis dumami niyan. Sobrang bilis magparami ng garapata. Kasi yung garapata, meron din niyang dinadalang sakit. Alam nyo yung erichiwa o yung sinasabing dengue sa mga alaga nating aso. Ito yung nakaroon siya ng nose bleeding sa mga alaga natin. Kung sa tingin nyo yung alaga nyong aso, nagdurugo yung ilong, baka sign na to na meron siyang erichia or tinatawag na dengue sa aso. So ang ginagamit ko guys sa alaga kong aso, kapag ganito na makapal yung balahibo, sobrang hirap isprayan. Kasi ang ginagamit ko guys, nagbibigay ako ng oral, nagbibigay din ako ng spray, at sabon yung gamit ko. So, huwag kayong mag-alala kasi itong mga produkto na nabibili ko, eh sobrang affordable lang, pero effective sa mga alaga nating aso, at safe. Una kong binibigay, kapag yung alaga kong aso, eh makapal talaga yung balahibo, mahirap isprayan. Kasi hindi naman lahat ng aso ay sobrang bilis lang espriyan, lalo na yung mga double coating, yung mga husky, chow chow, talagang mga German Shepherd, sila yung talagang hindi mo pwedeng espriyan lang ng espriyan kasi sobrang haba ng balihibo, parang yung espriyan mo hindi sasagad sa anit. I suggest guys, gumamit kayo ng oral medication para sa alaga niyong aso. Pwede kayo bumili ng Bravecto and NexGard. So sa akin guys, yung NexGard meron siyang dalawang klase. Meron siyang Xpectra at saka merong NexGard na ordinary. Yung Xpectra kasi guys, meron na siyang kasamang pang deworm sa alaga niyong aso. Pero mas mahal siya, nasa 700 yata or 600. And then yung ordinary naman na NexGard, nasa 450 lang. So kung yung aso niyo naman, wala naman kayong problema sa health, wala naman kayong problema sa tiyan ng aso niyo, hindi siya nagdadiarrhea or malakas din naman kumain, wala siyang bulate, pwede naman kayong gumamit ng regular NexGard lang. Pero kung gusto niyo i-deworm yung alaga niyong aso, bumili na lang kayo ng Xpectra. So 300 lang naman din yung difference. Next, kapag pwede namang isprayan yung aso nyo kung maninipis lang katulad ng summer cat yung gupit ng aso nyo, ang ginagamit ko guys is yung Tick Buster. Sobrang ganda ng Tick Buster guys. Ito yung Free From Nail Tick Buster. Available to sa Shopee. So ito yung ini-spray lang sa buong katawan ng aso nyo, mula anit, kailangan anit guys, marireach niya, para yung mga itlog din ay mamamatay. Tapos after 3 days, tsaka nyo aalnawan. Kailangan pag-i-spray guys ng Tick Buster, kailangan na hanggang anit. Maganda paliguan nyo muna yung aso nyo para malinis yung balahibo at tsaka malinis yung balat.
pag natuyo nyo na yung aso nyo tsaka yung isperian ng tickbuster para lahat talaga is mamamatay after 3 days. Pag may natira pa, huwag kayong maglala, pwede pa naman kayo mag-reapply. Tapos kung sa tingin nyo hindi safe yung ginagamit nyo, pwede naman kayo maglagay ng cone. Pero based sa aking experience, yung tickbuster guys, wala naman nangyaring masama sa alaga kong aso kasi yun yung ginagamit ko dati pa, ilang taon na yung nakalipas, tickbuster lang yung ginagamit ko before. Tapos pag na tickbusteran nyo na at papaliguan nyo para ma-maintain nyo na walang galis or walang garapata yung alaga nyong aso, gumamit kayo ng Betcor. Ito kasing Betcor, recently ko lang to na tagpuan. Siguro ilang months ko pa lang din siyang gamit. Ito yung nakakatulong para hindi na dumami yung garapata ng alaga nyong aso. Actually, meron siyang dalawang klase. Ito. Betcor na ano, active soap, active ingredients, scribantane, basta ito. May ganitong Betcor at saka may ganitong Betcor. Ayan. So, parehas lang din naman silang maganda. Pero ito kasi sinubukan ko lang to. Mas mahal nga lang kumpara siya rito. Pero ito, sobrang ganda rin ito sa alaga nating aso. Para ma-maintain na hindi nadapuan yung alaga yung aso ng garapata. So, ito guys ha. Itong sinishare ko sa inyo ay hindi to sponsor. So, sinishare ko lang sa inyo kung ano talaga yung nakakatulong sa alaga kong aso. Hindi to M&M ha. Hindi to sponsor. Hindi to bayad. Kasi wala pa naman sa akin. I mean, nag-sponsor na pala sa akin before. At maraming maramat sa nag-sponsor sa akin. Pero ito guys, hindi to sponsor, promise. So, talagang effective lang talaga. Kaya gusto kong i-share sa inyo para gamitin nyo rin. Tapos, yung tickbuster, mura lang yung tickbuster na Prifronil. Nasa 150 pesos lang yon, promise. Sobrang effective niya at saka safe din sa alaga yung aso. Kasi yun din naman yung gamit ko sa alaga kong aso ng ilang taon. Tapos, meron din palang Betcor na spray. Ito guys, sobrang ganda rin ito. Tick and flea. Ayan. Combination nito. After nyo paliguan, gumamit ng Betcor, gamitan nyo naman ng Betcor spray. Pwede rin itong Betcor spray. Tapos pag napatuyo nyo na yung alaga nyong aso at ayan, na-dry nyo na, kailangan nyo kasi i-blower yung alaga nyong aso para hindi rin magbuhol-buhol yung balahibo tsaka sukulayin nyo. Tsaka nyo isprayan ng Betcor. So, itong combination na to guys, sobrang perfect nito kapag may mga garapata yung alaga nyong aso. Promise! 3 days, ubos yung garapata ng aso nyo. Basta make sure na yung paligid ng bahay nyo is garapata free. Kasi kahit anong apply nyo ng mga ganito, kung yung paligid ng bahay nyo ay merong mga garapata, babalik pa rin yung garapata sa alaga nyong aso pa isa-isa, pa dalawa. Kaya kailangan yung paligid ng bahay nyo, i-disinfect nyo rin. Kailangan patayin nyo rin yung garapata para hindi pa mas lalong dumami. Alam nyo yung isang bilog na garapata na nanay, yung parent, sobrang bilis niya makadamit. Didikit lang yan sa dingding, sa sulok ng dingding nyo, tapos doon na siya magpaparami. Magugulat na lang kayo sa pader nyo, sobrang daming garapata. Hindi nyo alam kung saan nang galing, naglalabasan na lang kasi ganun yung experience ko. Pag ganun namang case nyo guys, sa pader nyo, tapos yung mga kurtina nyo, kailangan paglalaban nyo, gamitan nyo rin itong isasuggest ko sa inyo. Talagang makakatulong to para maubos yung garapata sa pader ninyo, sa kortina ninyo. Kasi ito talaga guys yung ginamit ko sa aking mga pader-pader dito sa bahay. Ito pang spray. Sinubukan ko rin kasi itong pang spray sa dingding. Hindi siya ganun talagang may sprayan mo kasi sa ganitong kaliit, eh, hindi mo may sprayan lahat. So sayang kapag gagastos ka ng ganito, magkano rin yung ganito, diba? So bumili kayo ng ganito guys. Bumili kayo ng Sebin powder. Ito talaga yung nakatulong sa akin para maubos yung garapata sa dingding namin. Sebin powder. So ito nasa 140 pesos lang yata to. At mabibili to sa mga patukaan ng manok, sa mga poultry shop, marami tong ganito. Nasa 140, meron din to sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede rin to sa mga garapata, sa mga anay, ear mites. Pwedeng-pwede to sa mga gumagapang-gapang sa bahay nyo pang spray. Sobrang effective nito, promise. Ang gagawin nyo lang dito, ang paggamit nito guys, ay kumuha lang kayo ng spray gun or kumuha kayo ng tubig, lagyan nyo lang nito. Meron naman description dito guys, kung ilan, tapos imekos-mekos nyo lang sa spray gun, tapos yun ay i-spray nyo sa wall nyo. Pero ito guys ha, medyo namumuti siya pag in-spray nyo sa dingding nyo, lalo na kapag yung dingding nyo is color blue. May white cast siya, tawag doon white cast, yung parang may mumumuti-muti siya, pero matatanggal din naman pagkalipas ng ilang araw. Pwede nyo naman alnawan after ilang days, makikita nyo, mamamatay yung garapata at maglalaglagan kapag ito. Ito pala guys ha, yung iba gumagamit nito pang alnaw sa alagang aso.
Pero be careful sa paggamit nito kasi ito nakakalasan to ha. Hindi siya safe sa mga alaga nating aso kapag nainom, pag nadilaan, pag nalik, ganyan. So hindi siya safe ha. So remind ko lang kayo na hindi ko siya ginagamit pang alnaw sa alaga kong aso. Ginagamit ko lang to pang spray sa dingding ng bahay namin kapag maraming garapata. So, yun lang, sana nakatulong tong video na to guys para masolusyonan nyo yung garapata sa loob ng bahay ninyo. So, ang ginagamit ko lang talaga kapag sobrang kapal ng balahibo ng alaga nating aso, yung next guard, pwede na yon. Siguro one day lang, ubos na yung garapata ng aso nyo sa isang araw lang pag next guard. Makikita nyo na yung mga tuyo-tuyo na yung mga nasa balahibo ng aso nyo, tuyo-tuyo yung garapata. And then, gumamit kayo ng Betcor soap. Tapos, Betcor na spray. Ayan, para pag may garapata yung aso nyo, i-spray nyo lang nito. Pwede rin kayong gumamit ng Tick Buster. Mura lang yung Tick Buster and sobrang effective niya guys, promise. Hindi ko to i-recommend sa inyo kapag hindi safe sa alaga nyong aso. Kasi, nagamit ko na siya sa mga alaga kong aso. So, sobrang dami kong aso. Naghahanap din talaga ako ng affordable na magagamit ko para sa garapata ng aso ko. Pero, affordable pero effective sa kanila at safe. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video to kung ano yung ginagamit ko para maubos yung garapata ng mga alaga kong aso. Kung makikita nyo guys, yan. Meron mang garapata sila, pa isa-isa, pa dalawa, pa tatlo, ganyan. Kasi minsan, di ba, hindi ko naman talaga namo-monitor, everyday namo-monitor sila. Pero ang maganda nun, hindi talaga dumadami ng sobrang daming, sobrang tumpok-tumpok na garapata. Yun talaga yung iniiwasan natin. Pero kapag everyday ko imo-monitor yan, promise, zero garapata yan sila. So I suggest gumamit kayo nito para hindi kapitan yung alaga nyong aso. Betcor at saka Tick Buster. At kung meron kayo ano, pang-spray nyo itong ano, ito na yung ginamit ko before. So, for today's video guys, so I hope you like this video. Ang kulit ni Bornok, takot sa ano, kasama niya. So, yun lang guys, that's it for today's video. And I hope you like this video guys, so don't forget to click thumbs up. At yan, please support my YouTube channel. So, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. At i-hit ang notification bell icon on para ma-notify po kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. Ang kulit to, tignan, inaamoy niya yung pem-pem ni, ano, ni Mimi. At meron din po kaming Facebook page na Chitsu Pau Family. Yan, pa-follow na rin po. Kung meron po kayong question or suggestion, i-follow nyo lang kami doon. At pwede kayong mag-DM sa akin doon guys. Sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. Mag-DM lang kayo, mag-DM lang kayo. So, yun lang. Paki-follow na rin kami sa aming Facebook page. So, ito si Buknoy. Buknoy ay 10 months old na. Ito naman ay 8 months old na. Sila po ay hindi magkapatid. Kasi ito si Buknoy ay nakuha ko to sa breeder sa Pasay. Ito naman yung aking aso na simula newborn ako na yung nagpalaki sa kanya. Diba no, princess? Ay, Mimi. Ito naman si Buknoy. Si Buknoy guys ay nag-a-adjust pa lang siya kasi hindi niya ganun kakilala pa yung mga alagang aso natin. Pero paunti-unti nakakapag-adjust naman si Buknoy. So ayan siya guys. Sobrang takot nito sa aso, promise. Hindi naman siya ano yun kasi mababait naman tong alaga kong aso. Tignan mo, hindi nga siya pinapansin. So yun lang guys, that's it for today's video. And yan, see you on my next dog scaring tip. So bye-bye guys, thank you for watching.